The Stardust. Good afternoon po sa ating lahat. I'm here at the bar. Yan. Sitting pretty while waiting for my alaga. Magpipick up ako mamaya sa mga bata. Paano ba? Magkikwento lang po ako. Before that, don't forget to like, share, and subscribe my channel, Tara the Explorer. Yan, malamig. So, kailangan kong mag... Yan. Yan. Paano ako nakarating sa Spain nga? So, first, sa Poland ako nagtatrabaho as factory worker. So, mahirap ang trabaho dun, kaya nag-decide ako mag-cross, pumunta ng Spain. Sa ano, sa Europe naman, pag Schengen visa ka, na pwede kang mag-cross sa Italy, sa Paris, sa Germany, sa Norway, anywhere sa Schengen, basta Schengen visa ka. Ang sa case ko naman, sa Poland, wala na akong visa, pero may TRC ako, temporary card resident, kaya nakatawid ako sa Spain. So, hintay ko yun for 2 years. Kasi dapat, my plan is, kailangan ko umuwi sa Pinas. Eh, hindi ako naka-uwi. Nag-cross na lang ako dito. Eh, walang ipon. Kunti nandun ang sahod ko. Kaya, ganun. So, ayun. Nung nag-decide na ako na pumunta dito sa Spain, so nag eroplano ako, it costs 900 zloty, hindi ko lang alam kung magkano sa euro. Pricey din siya, pricey. So ayun, nung tumawid na ako dito, before ako tumawid, sumali ako sa group page ng mga Pilipino kung saan nandun yung lahat na gusto mong ma-inquire. Bahay, trabaho. Nung before ako nag-flight, so naghanap na ako ng bid space. So nakakuha ako ng bid space 175 euro. Awa naman ng Diyos, okay naman yung natirahan ko. Mababait sila. Kaya mahal kasi ano ako, kakarating ko lang. Ang plan ko kasi, magli-live out ako yung work ko dito sa Spain. Awa ng Diyos, nakakuha ako ng trabaho. 1 week, external afternoon. Kaya ganun ang nangyari. So, kailangan ko pa ng isa pang trabaho or more than 2. So, matagal din ako nakahanap ng trabaho kasi... Paunahan kasi sa group page, sa Filipino page, merong magpo-post doon about sa work. Mostly kasi ang hinahanap nila may papel. Eh ako wala akong papel. It means illegal ka. Illegal, hindi yung undocumented. Hindi yung pwede ka dakpi ng police anytime ng otoridad kasi wala kang papers. Sa Spain kasi ganito kasi 'yun. Sa Spain kasi hindi sila stricto. Pwede ka magstay dito hanggang gusto mo. Pero sa 3 years mong pagstay dito, pwede ka nang mag-apply na maging documented ka dito sa 3 years mo. Kung makakahanap ka ng amo na pipirma, pwede din magbayad, 'yun ang sabi nila ha. Kasi bago pa lang ako dito. Pero totoo siguro. Ayun, nung tumawid na ako dito sa Spain, so, yun, nagdasal ako na sana palahin ako dito, makakuha ng magandang trabaho. Yun nga, iba na ang nature ng trabaho dito, nasa bahay na. So, nung nahanap ko yung panghapon ko, dun ko lang siya nakita sa Facebook, sa Filipino page. Tapos, yun, nag-interview ako. Awa naman ng Diyos na nagustuhan nila ako agad. Gustong gusto nila ako. Ang gusto pa nga nila eh, yung
yung dun ako titira sa kanila, ayoko din naman kasi external lang ako, nahihiya din ako, gusto ko may privacy ako, may inuupahan naman ako. Ayun, about sa interview naman, magsisit sila ng time, tapos pupunta ka lang doon sa location. Luckily, sinamahan ako ng friend ko, yung kaibigan ng landlady namin doon sa boarding house ko, sinamahan ako. Nung interview, tinanong lang kung anong working experience ko, yun, kung anong magiging trabaho ko sa kanila, linis, ironing, magluluto. Tinanong din ako kung marunong ako magluto ng Espanyol, mga Spanish food. Hindi ako marunong magluto ng Spanish food. Pero simple naman yung ano nila, yung luto eh. Prito-prito lang. Tapos French fries, yun lang. Hindi katulad sa lutong Pinoy, talagang maraming mga orasyon-orasyon. Simple lang talaga. Kasi yung mga bata, hindi naman maarte. Mayaya sila before. Yun, tinanong ako, yung sa balik tayo sa working experience ko. Yun, about sa salary. Mostly, sa salary, kung dumaan ka ng agency, may mga offer lang, apat na oras or apat, higit sa apat na oras, may offer silang 480 euro, 500, pero yung sa akin kasi 600 euro lang. So walang, hindi kasali yung private insurance. Yun, may half paga siya, half paga yung 13 month, minsan may full paga 14 month pay. Yun, bibigay yun sa kalakalahati or sa end of the year, depende sa amo. Hindi namin napag-usapan yung ano ko, bonus ko. Yun ang kagandahan dito kung magtatrabaho ka as nanny, no, may paga. Kung with papers ka naman, meron kang ano, social security, SSS natin. So yun ang kagandahan pag may papel. Depende din sa amo, may half paga din, may full paga. Mas ang sahod din, depende din sa offer sa amo. Yung sa akin lang is magandang offer, tapos yun nga lang, walang ano siya, walang private insurance. So need kong kumuha ng private insurance. So ginrab ko yung opportunity na yung sa work. Dahil wala akong work, kailangan ko nang magtrabaho kasi may ginagastusan ako sa Pilipinas. Ayun, nab ko. Nung pauwi na ako, sabi ng amo ko, pwede ko ba ibigay yung number mo sa dati kong katulong? May dating katulong kasi sila na Pinay. Umalis na kasi nag-asawa na. Ayun, binigay. In-interview lang ako, ganun. Gusto ka ng senyora at senior. And nakiusap lang din sila sa akin kasi ganito kasi yun, anytime pwede ka i-terminate at pwede ka ding umalis kung ayaw mo, kung hindi mo sila gusto, kung hindi mo gusto yung trabaho mo, kung hindi ka happy. Yun ang kagandahan sa Spain, sa ibang ano country, kasi unlike sa Hong Kong, syempre ang na-experience ko kasi sa Hong Kong, ano, hindi ka pwedeng umalis, kailangan mo talaga tapusin yung kontrata mo. Kung iteterminate ka naman ng amo mo, babayaran ka doon sa Hong Kong. Dito, pwede ka iterminate sa amo mo anytime, pwede kang umalis, sahod mo lang ang makukuha mo, ganun lang ang ano. Ayun, in-interview ako ng Pinay, sabi niya mababait daw yung senyora at senior, yung mga bata, mababait. So, totoo pala, mababait. Time check ko muna ha, kasi magpipick up ako ng bata. So I have 5 minutes more. Ayun, naabutan ako ng ano, ng higit 2 months. Naghahanap ng pang-umaga, wala talaga akong mahanap. Eh kasi nga, iwan ko ba, magulo yung utak ko at puso ko. Naglalaban-laban, gusto ko umalis kasi I need money. Yung sa puso ko naman, gusto ko magstay kasi mabait sila. Ganun ba, parang naguguluhan ako. So, dasal ako ng dasal. Umabot ako ng 2 months na nagkaroon ng ulit ng work.
So, parang full time na ano rin siya. Kasi yung pang umaga ko, malapit lang, dito lang din. So, ayun. Nakahanap ako ng 4 oras sa morning. Ano lang siya, linis. Linis lang siya. Ironing. Kasi wala yung ano ko dun, wala yung amo ko. Nagtatrabaho sila alas 6:30 hanggang alas 8. Umuwi sila. So, walang tao dun sa bahay. Ako lang. So, carry naman, kahit sobrang laki ng bahay, may pool pa, may garden, malawak, mansion. Mayaman yung amo kong pang umaga, super yaman. Yun, mababait sila, awa naman ng Diyos. Nakakuha ako ng okay na salary. Alam niyo yung gusto mo nang dati, gusto ko na talaga mag full-time job kasi nga konti lang sahod na ano ko, kalahati lang, kasi ang full-time dito tulad ko starting 1,080 euro ang starting talaga. Yung ibang amo nagbibigay ng private insurance, ayun, pagas, depende yun, depende sa pag-uusapan nyo. Yung gusto ko na talaga lumipat kasi wala na akong mahanap na trabaho sa pang-umaga. Pwede din ako maghanap ng weekend na trabaho, kaso nga mahirap, wala akong kilala dito sa Spain. Umaasa lang ako sa Facebook, sa group page, tapos yung mga kaibigan ko, pag meron silang ni-recommend, umaasa ako dun. Dasal lang talaga ang ano ko, dasal, hanggang tinulungan din ako ng amo ko na pinablish yung ano ko, yung number ko na naghanap ako ng work. So I'm lucky na nakahanap ako ng trabaho. Nabibili ko yung gusto ko, pagkain, nababayaran ko yung boarding house ko dito sa Spain. Ayun, gusto pang humanap ng weekend na trabaho. Survive, at very blessed kasi mababait yung nakuha kong amo. So, hindi katulad sa Poland na naghihirap talaga ako. Hindi yung totally naghihirap. Naghihirap sa trabaho kasi malamig. Meat factory kasi doon. So, mahirap ang trabaho. Yung kamay ko naglanam, kada gabi hindi ako makatulog. Iba ang trabaho dito, very relaxing lang siya, unlike sa Poland stress. So, very blessed. Sa mga gustong pumunta dito sa Europe, ang ano ko lang talaga sa inyo is, tiis-tiis lang. Tapos, kailangan yung mag-ano ng malaking pera para, syempre, sa placement fee sa agency. Hindi ko kasi alam kung ang hirap sabihin. Like me, anak lang meron ako, so makapag-travel ako kahit saan ko gusto. Ayoko umuwi muna sa Pilipinas kasi wala pa akong pera, wala pa akong ipon. So hoping 3 years from now makaka-uwi ako, magka-papel. Ayun, yun ang pinakamasayang araw na pag umuwi ako sa Pilas. So for now, hanggang dito na lang muna at may part 2 tayo. Thank you for watching and God bless us all. Bye!